So yung dinidiscuss natin kanina from dun sa beginning ng discussion natin na okay, meron kang magandang baka, meron kang magandang genetics, malalaki yan, maganda yung magiging result niya, pero kailangan mo siyang i-complement ng tamang nutrition. Yes. Ito ngayon ang sinosolve nila. Ibibigay nila yung tamang nutrition dahil nakapagtanim sila ng maganda, dahil gumagamit sila ng magandang organic fertilizer na nanggaling din mismo sa farm. Nila mismo, umiikot-ikot lang. And through the aid of mechanization, lahat mabilis. Yes. So, yung baka na yun, suppose, yun yung end na magkukonsume nito eh. Yes. Hindi ito yung produkto. Yung baka talaga ang nagbe-benefit dahil maganda yung ano, yung pag-grow ng halaman. Ang galing, sir. Again, ano, na sobrang alam mo yun, nakaka-excite din. Masaya kasi ano, yung bihira yung ganito, sir. Bihira kang makakita talaga ng ganito ka-efficient na farming. Yung planning, yung holistic, tiningnan yung buo. Opo. para talagang makita yung ano, yung maka-achieve ka ng magandang result. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.co. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Subscribe na sa Pinoy How To YouTube channel. Pag-usapan naman natin, sir, yung fertilizer. Kumusta, sir, yung fertilizer business? Marami na ba ang naghahanap ng organic fertilizer ngayon? Nung nagsisimula kami, talagang mahirap. Kasi wala rin kami mapagtanong kung paano pag-process. May ilang nagturo sa amin, marami mali. Tapos sa pag-process namin noon, mga 6 months, ang tagal. Ay, eventually, nakita namin yung mga machine at saka mga technology na nagpabilis. Ayun yan, mga 2 weeks, 1 month, process na siya eh. Mas maganda pa kaysa noon dati namin na 6 months na pagkatagal-tagal. Palibasa, nagtaas ang chemical fertilizer. Talagang maraming naghanap ng alternative, ng pampalit. Mas mura ba, sir, yung organic fertilizer? Oo, mas mura. Tapos ang benefit pa nga noon, habang mas matagal kang gumagamit ng organic fertilizer, nare-rehabilitate mo na yung lupa. Yung lupa. May mga tinataniman nga kami dito na 1 year namin tinataniman. Palibasa, rehabilitated na. Hindi na kami naglalagay ng ano. Palibasa, nagmamadali kami lagi magtanim. Hinahabol namin ng ulan. Hindi na kami nakakapaglagay ng fertilizer. Napakaganda pa rin ng harvest namin ng mais. At saka yung katulad dito sa Batangas, yung mga sugar planters. Ayun, nag-ship na rin sila sa organic fertilizer. Na dati nga eh, hindi pinapansin. Tapos nga, para naman bumaba ang costing, siyempre volume ang order sa amin. Advance payment pa nga eh, para bumaba talaga yung cost nila. May pera naman sila. Oo. Tapos yung sako, hindi na naka, wala nang print. Wala na. Segunda mano na lang. Kasi sila naman gagamit. Oo, sabi nila, hindi naman ang laman yan. Uh-oh. Sayang pa rin yung brand yung nasako. Oo. Napababa namin yung presyo ng pagbibenta sa kanila. Tapos pick up pa nila. Ay, yun. Talaga napababa nila. Subok na subok na namin yung organic fertilizer. Hindi bola-bola lang kami. Ilang years yung pinag-aralan yan, sir, bago nyo na-perfect yung technology? Napakatagal. Nagsimula kami sa pala-pala lang. Oo. Pala-pala, hanggang sa bumili na kami ng mga segunda manong mga loader para mag-mix. Hindi rin successful kasi maliit. Mataas ang production cost.
Tapos saka re-research, saka ta-travel, saka tatanong, ayun, mayroon palang madaling paraan ng paggawa ng organic fertilizer. Nung unang panahon eh, itinatapon lang yung ipot ng manok dito. Speaking of poultry, itinatapon lang yan sa ilog. Kaya polluted na polluted dito noon ang ilog at saka mga creek. Kami nang nag-introduce nung maglagay ng maging elevated, mag-upgrade ng poultry buildings. Elevated, may dryer na bamboo slat lang naman. Simula noon, hindi na dito sa San Jose, hindi na nagtatapo ng chicken dung sa ilog. Napaprocess pa, nabebenta pa ng mga poultry raiser ang kanilang chicken dung. Si Rolly, gaano kadaming cow manure at chicken manure yung pinaprocess ninyo? Ang full capacity namin, mga full na talagang tutok ang aming pag-process, ang 2,000 bags per day ang kaya namin magawa. Wow. Yun ay talagang sagad na sagad. Ang sagad aming sagad. Equipment doon ay tuloy-tuloy. Basta may order, talagang mahahabol namin ngayon. Kasi nakakagawa na kami ng mabilisan. At saka gumawa na rin kami ng covered area. Para doon? Para doon lang. Yun ang challenge namin pag umuulan, hindi na kami makapag-process. Kasi basang-basa. Ay napakagastos ng magpagawa ng covered area. Pero ginawa na lang namin. Total, malaki na lugi rin namin. Hindi isagad na. Pero ngayon naman, unti-unti nang bumabalik. Maganda naman ang future. Gaano kalaki, sir, yung ano, nung dati, before magtaas yung mga presyo ng synthetic fertilizer, gaano kalaki yung in-increase ng sales ninyo? Malaki? Na-doble o na-triple siguro? Na-triple. Pag napanood pa ito ng mga farmers, yung sa vlog mo, ay malaking bagay lagi. Siguradong mag-i-increase yung sales. Pwede naman silang bumisita dito anytime. Para sabihin naman, ay, kalokohan yan, magloloko lang yung mga yan. At pwede lang makita. May mga standing crop kami rito na makikita nila ngayon. Lalo na ngayong rainy season. May turo pa rin namin kung paano yung ginagawa namin. Pati paano i-apply, paano gamitin yung fertilizer doon sa standing crops. Yung isang challenge nga sa organic fertilizer, kasi bulky. Mas marami kang ilalagay per hectare. Yes, yes. Meron na rin kami ditong tawag spreader, machine, na hinahatak ng traktora. Pero kung wala sila noon, matuturuan pa rin namin sila ng paglalagay. Para rin makatipid sa labor, pwedeng one time lang ang application. One time lang, makakatanim ka na ng 3 times a year. Maglagay ka ng, kunwari, summer, papasok ang tag-ulan. Maglagay ka ng certain number of bags na recommendation namin. Ikalat mo yon, pang isang taon na yon, pang tatlong planting cropping. Hindi madideplete yung bandang dulo, konti na yung nutrients. Hindi. Yun ang kabutihan sa organic fertilizer. Kasi slow release. Slow release. At saka, habang tumatagal, gumaganda lupa. So next year na siya ulit maglalagay. Kaya kahit medyo may labor yung pag-apply, once a year ka lang naman maglalagay. Tapos kung may traktora ka, lalo dito sa Batangas, marami ng LGUs ang may traktora. Ikakarga mo lang sa traktora, ituturo namin ang pag i-spread. May spread ng madali. So sobrang ano, sir, sobrang tipid kasi once a year, tapos mas mura pa yung cost in terms of bag. Pero yung number of bags na ilalagay mo per hectare, gaano kadami yun? Ang recommendation natin, Edgar, sa first time... Yung first time. Lalo pa galing siya sa crops na malakas humatak. Kumain. Yes. Lalo tubo. malakas kumain ng tubo. Malakas sumibisip ng nutrients ang tubo. Yes. So, okay. Pag galing doon, mga 200 bags. Per hectare. Per hectare. Hindi mo madami masyado yun, sir? Kung talagang gusto mo ng maximum result.
Pero so, 200 bags per hectare, eh, 1 year yun, eh, 3 croppings ka kung corn. Malaking... So, lumalabas na parang 60 bags per... 100% po yun, sir, body, organic. Wala nang blend. Hindi ka nagagamit ng... Wala na talaga. Wala, wala, wala na. May mga bago kaming binuksan na lupa dito. Mga bago namin na-ariendo. Oo. Oh. Oo. Oh, yun, ganun. Karami kagad ang inilalagay namin. Hmm. Tapos nga, yearly, pakunti na ng pakunti. Pakunti na ng pakunti naman nilalagay mo. Oh, oh. Oh, yung kung yung first recommendation nyo, ilang bags po? 200. Maximum result. Okay, maximum, yung maximum yun. Yes. So, pwedeng hindi mo yun isagad. Oo, oh, pwedeng hindi mo isagad. Medyo bitin sa budget. Oo, oh, pwedeng hindi mo okay. isagad. Pero, kung, let's say may maximum mo yun, on the second year, ilan na lang ilalagay mo? 100 na lang. Eh, yung third year? Well, depende po yun. Kung gusto mo maintain yung yield, kasi hybrid tayo eh. Kasi hybrid. So, pwede ka na mag- pero kumikita ka na nun. Pag ganun yung situation. Maaaring nga, ibalik mo sa 200 ulit eh. Kasi maganda ng yield nun. Wow. Yes. Maximize mo rin yung hybrid seeds mo. Di ba laging inire-recommenda nila na mag-organic, mag-organic fertilizer? Uh-oh. Wala naman nag-organic fertilizer. May batas pa nga sa organic fertilizer eh. Pero iilan lang ang gumagawa. Mm. Pero kami talaga dito, oh, tested na namin. Mm-hmm. Around 50-60 hectares ang taniman namin ng mais. Mm-hmm. Ganun lahat ang practice namin. Kahit medyo masama ang lupa, kaya niya. Tapos habang tumatagal pa nga, pakunti ng pakunti, hanggang sa mawala na eh. Mm-hmm. Hanggang sa hindi mo nalalagyan. Dahil, ano lang, aksidente, nagmamadali kami o hindi na nalagyan ng aming driver ng traktora. Eh, na-realize namin na eh, hindi pala nilagyan ito. Eh, okay din pala. Eh, doon lang, aksidente namin nakita na talagang nasa lupa pa rin. Siyempre, may mga scientific approach. Eh, kukuhanin mo yung analysis, soil analysis. Mm. Pero palibasa nga, wala saan naman namin ipapa-analyze yan dito. Mm. Di tantsahan na lang. Di kung talaga magagaling sila, magpa-soil analysis, mas ma-perfect yung pag-aano. Pero ang importante doon, yung end result nakita. Yung end result doon, magkakatalo. Oo. Kahit ba anong study ang pakita mo sa akin, tapos yung end result naman ay pangit. Oo. Hindi ko susundin yung mga recommendation ninyo. Mm-hmm. Siguro yung mga micronutrients din sa organic fertilizer ang nakakatulong. Yun ang wala sa synthetic. Sa synthetic. NPK lang talaga kasi. NPK lang talaga. Wala siyang micronutrients. Mm-hmm. Yung bang Napier, pinifertilize din, hindi na? Pinifertilize din namin. Organic din? Once a year lang yun. Once a year lang din. So kung organic na yung pinapakain, in effect, parang organic na rin yung baka. More or less, ganun na. More or less. Halos wala except doon sa mga vitamins or kung kailangan ng kabot. Kunti-kunti na lang ang hindi organic na kinakain. Kasi grass. Ang yellow corn namin, organic na. Oo. Ang copra naman, organic na. Wala namang spray ang copra. Oo. Kunti copra lang naman ang inilalagay namin. More on grass talaga eh. Napier and corn na considered as grass. Oo. Konti na lang copra kung magkukulang sa mais, nilalagyan din namin ng rice bran. Mm. Yun, siguro, rice bran, may counting spray. Yan, may ano yan. Oo. Pero halos kukunti na lang. Halos organic na nga siya. Oo. Eh, sabi nila, yung batayan ng organic sa Pilipinas, hindi naman 100%, di ba? Parang ilang percent lang dapat, sir. Parang mababa nga lang yata eh. Parang 50-60% na lang. Pag sinundan mo talaga kung paano yung organic, eh talaga mahirap. Mahirap talaga. Eh yun lang seeds. Hindi na organic yun eh. Oo, hindi na organic. Katulad ng pag herbicide, eh napakahirap magtanim ng mais na hindi mo herbicide, hindi naman gaganda yan na may damo. Eh kung itatraktora mo lang, may matitira pa rin na damo eh. Mm. Ang isa pang sekreto sa mais, once na natanggal mo ang damo, malamang successful ka na. Kahit hindi ganun kataba ang lupa, gaganda yung mais. Kasi wala na siyang kalaban. Dahil, oo. Sa experience namin dito, basta walang damo, malamang maganda ang yield mo. Mm-hmm. Pwera na lang yung papasok ang summer, inabutan ka ng tag-init. Doon, doon lang magsasuffer ang mais. Sir, kung may gustong bumili ng organic fertilizer,
meron sila makukuha available. Available. Anytime. Marami kaming stock dito dahil nga alam naming papunta na ang tao sa organic fertilizer. Mm-hmm. Kasi nga mahal ang synthetic. Mm-hmm. At saka kung sinusundan nila rin yung operation namin, eh di sundan na nila ng todo. Uh-huh. Na magtanim sila ng mais na organic fertilizer na nakalagay. Mm-hmm. Mapuprove naman nila yun kung nagsisinungkaling kami. Uh-huh. Sa una pa lang, isumbatan na lang kami nila kung hindi totoo yung aming sinasabi. Okay. Sir, saan? Contact details ba? Anong, paano nila mabibili yung fertilizer? Anong pangalan po ng Facebook? Itatype lang nila, Greenland Organic Fertilizer. Greenland Organic Fertilizer. Facebook page. Okay. Kung pwedeng ilagay mo, yung telephone number namin. Opo. Sa, malaking tulong dun na sa amin. Doon sa video description, ilalagay ko. Pero kung mamimension na natin ngayon, mas maganda. Kasi yung nanunod, pag narinig niya, i-ano na niya kagad. Greenland Organic Fertilizer, lalabas na yun. Okay. Doon sa video description ng video na to, sa baba ng video, ilalagay natin yung phone number. Thank you, buddy. Yan. Malaking tulong yan. At malamang makakatulong din sa mga magsasara. Oo, sir. Okay. Sir, siguro puntahan natin yung mga hindi pa na-cover, no? Yung mga makinarya na ginagamit doon sa farm. At the same time, yung standing crops. Mm-mm. Na ginamitan natin ng organic fertilizer. Organic planta. Ayun, so yung planta. Na. Yung planta. Yes, sir. Yes, sir. Uh-oh. Yan. Sige po. Yup. Magkano ka na? Pagbaba natin, mag-aerial ka na kasi baka biglang bumuhos yung ulan. Isang buong ganon? Apo, ito po. Grabe. End to end. Sumusimula po doon hanggang dito sa dulo. Parang... UP Diliman ba yun? UP Diliman ba yun? Tatlong barangay lang naman sa ako. Tatlong barangay? Oh my. Masaya pa rito, Sir Buddy. Pag mag-ipon-ipon yung mga tao namin. Oo. Uh-huh. Sir Buddy, ito yung isang makina. Ah. So, ito yung aming panggiling. Ano na natin? Cover na natin yung cover nagigiling. Cover natin ito. Sige po. Para... Ito, Sir Buddy, actually, itong machine na ito ay tawag... Pag ganyan pong kategori na sinasubuhan siya, chopper. Mm. Pero talagang function niyan is harvester. Kasi pituo-driven siya. Siya po makapag-harvest sa field ng siya lang. Uh-huh. So, isang driver ng tractor, isang driver ng... Yung sinusundan na po siya. Uh-huh. So, yun po talaga siya. But ngayon, kasi wala tayong mais na harvest, so yung Napier, minamano-mano namin suko. Basically, siya na po yung isa sa machine namin. We have 1, 2, 5 ganyan namin, may malalaki. Ito isa. Isa din. So, siya po yung katulong namin sa pag-chop, pag-thresh ng Napier, at saka yung mais. So, yun po yun. So, dito po, pagdating sa bunker namin, silage, hinahalo namin yung Napier at saka mais. So, narinig niyo kanina, yung 60 hectares namin ng mais at saka yung ang iba noon, Napier, hinahalo po namin dyan. Uh-huh. Bago po namin siya i-compact. So, yan po, mamaya may payloader na yan. Compact yun. Nag-fill in lang kami ngayon. Pinupuno lang po namin yung bunker namin. So, basically po, pag mapuno itong isang building, mga kalahating million ito ay kilos. Kalahating million? Kilos. Kilos? Yes. 500,000 kilos. Yung kapila, another 5. So, basically, may 1M ako rito. But meron ako doon 2 million sa kabila. But ako mismo, medyo may knowledge tayo, makapag-silage tayo sa labas. Kaya ko pa mag-silage sa labas ng unlimited. So, yung kung mga technique mo yun, tinuturo namin yung sa gustong gumasap sa ganitong farming. So, lahat po yun, tinuturo namin sa kanila from the land preparation, application of fertilizer, lahat po, from A to Z ng pagsasilage, tinuturo namin lahat po yun. Ilang percent po ng Napier, ilang percent ng corn? So, siguro po mga 6 over 2, mga less than 20% lang ang Napier namin dyan. Ah, so halos corn. Halos corn. Halos corn. Kasi po, tama po yun na yung Napier po talaga, one-time planting ka, no?
yung mais, medyo magastos, may input, replant ka ng replant. But sa nutrients, iiwanan ko. Malakas pa rin yung board. Iiwanan ko siya. So, totality po, kung pangarap natin na ganyan texture ng baka natin, pwede naman po Napier. Kung, for example, solid Napier ka, okay naman po eh. So, mag-supplement lang tayo para makompensate natin yung nawawalan, yung kulang. Yung kulang ng nutrients. So, sa amin lang po, yung aming supplementation, kakaunti na lang kasi napupunuan siya ng mais. So, ito lang po siya. Actually, ito ay single row harvester. So, di ba, pagdaanan niya ng mais, single row yan, isa-isang row, papasok ko yan dyan eh. And then, i-harvest niya, shoot na po yan sa dump truck. Diretso na, ganito na siya. Ganito na po siya kaagad. So, from the farm. Yes, opo. So, yun po yung practice namin. May bago kaming nilo-launch na technique. So basically, 'di ba, ang mais, yung grains, yung pang-butil is 110 days siya ni-harvest for the feeds, for the feed mill. And then yung stover noon, minsan wala na 'yan eh, tinatapo na 'yan. Ngayon pong ginawa ko, nagkaroon kami ng demo. So hinarvest ko siya at 90 days old. So okay na rin yung grains for the feed mill. Okay. Although mataas ang moisture, but of course, pwede mo siya i-dry. At the same time, yung stover, since 90 pa lang siya, kulay green pa. So, na-process ko siya. Pwede ito mo pa rin i-silage. Yes, yes. So, may grains ka na, may silage ka pa. Pero hindi ko po yun na demo using inorganic. Kasi ako po, pagkaalam ko po, pag organic ang gagamitin ko, maprolong ko yung chlorophyll ng halaman eh. So, na-observe ko po doon at 90 days old, green pa ho eh. Green pa. So, double purpose. So, may grains ako, may stover ako, at the same time, maganda kita. So, magagawa mo lang yan kung organic yung... Ako po, based on my personal observation, nagawa ko yung, na-observe ko yun kasi dati, namin ko po, gumagamit din naman ako ng synthetic. So, mabilis yung maturity. So, ito medyo na-prolong ko yung kanyang leaves. So, yan pong gagawin namin ngayon. At saka, yan pong ini-endorse na namin ngayon na sana yun ang practice natin. Sir, yung 500,000 kamo, gaano kataas yan hanggang dito? Ito po, sir. Ito. Ito? Ito po, may marka po siya. Oo. Kasi tama lang po ito, yung gitna niyan, medyo naka-imbus ng kaunting ganun. Kasi tatakpan po siya ng ano eh. Ng plastic? Ng plastic or liner or trapal. So, ganun po yung design niyan pa ganun. Pero basically po, punong-puno yan. As we go along, 21 days ang fermentation, bubagsak ng kaunti yan. So, halos puno po ito. Ito na pong aming organic. Ito yung factory. Opo. Ito yung factory ng organic fertilizer. Opo. Medyo ano siya ngayon, medyo matapang yung umay kasi nag-fill in kami ngayon eh. But yung finished product po niyan, hindi yan ano. O, diba? Opo. So, baba tayo saglit. Okay. Opo. May amoy kasi ipot eh. Hindi naman. Pero po nung hindi pa na ano ito, na manicured, hindi ka makapasok dito. So, dito po, yun nga, may machineries kami. Itong factory ay, ano, nakita nyo naman yung laki. Hindi na yan po pwede doon sa mano-mano. Talagang, ano na, anong tawag doon, sir? Mechanized na po, payloader. Payloader na yung mga gumagalaw dito. Yes. Hindi na pwedeng mano-mano. Ang mixing dito, machines na po. Machines na, and then yung ating lahat po. Actually, from Dampos area na yan, ano na yan eh, or most pang bag na yan eh, but pinifinish pa rin namin yan. May isang area pa siya dadaanan, ma-finish siya, before namin i-bag for pinapapur available, commercially available na. Ganito kadami yung manure na prenases, no? Konti lang siya. Konti na to? Konti po yan. Oo. Ngayon po nag-fill in kami, kasi nasa side po ito. Nasa side to? Nasa side po ito. Naibenta nyo lahat. Sir, ano to? Ito na pong finished product. Finished product. Lapitan nga natin, yes. Sir. Ito na po yung commercially available namin. Magkano, sir, ang ano? Ang so, sa ngayon po, sa ngayon po, dito sa amin, ang pick-up price is 270. But of course, pag balak, pag institution, lahat yun, pababa yun. Ito, sir, body, sa presyo, no? Ikumpara natin siya sa inorganic. Walong ganito, isang organic sa presyo. So, 8... Walong ganito... Walong 8 to 1. Presyo ng isang sakong organic. Yes. Di ba ho? So, but, yung beneficial, yung benefits na makukuha mo nito,
baka yung isang, depende po yun eh. Actually po, nakocompute naman siya. Mm. Let's say for example, corn. Corn po yung medyo mabilis eh. So, pag sinabi ng corn company na 12 bags, ibig sabihin 8 na urea, 4600, 3 na 3414, at saka isang 0060. So, ako po, kinocompute ko lang yung numeric value nun. And then, ibangga ko lang yung analysis ng aking organic. Lumalabas ako na from 150 to 200 bags, yung katapat ng 12 bags ng company. Inorganic, oh. Okay? So, kung sa presyo naman, yung akin 200 for 3 croppings na yon against 12 bags na 1 cropping, na one lang. Cropping lang. So, lumalabas din pala sa kanya 36 bags in 1 year kung 3 croppings tayo. So, kung sa presyo, mukhang malayo. Mas mahal na yung 36 bags. Yes, malayo na siya. Yeah. So, well, andun pa rin po ako sa hindi ako ganun focus dun sa price at saka sa bulkiness, but sa retention. Sa retention sa soil, dun po ako particular. So, anong iniiwan niya sa lupa? So, ilang N, ilang P, ilang K, ilang macro and micronutrients. Nutrients. Ilang organic matter ang binangko ko sa ilalim ng lupa na eventually ma-digest siya ng microbes, ipakain ko sa halaman ko, yung halaman ko ngayon ipakain ko sa aking aking mga alagang hayop. So, yun yun lang po, medyo mabilis lang pong dito sa aming pagtatanim. Ang isa po sa nirecommend namin at saka pinapractice namin is land preparation. Land preparation. Sa land preparation pa lang po, nakafocus, 50% ng aming plantation doon kami nakafocus. Land preparation, ibig sabihin, hindi namin gaanong binabaliktad yung lupa. Hindi gaanong binabaliktad. Kung po pwede lang nga po, once a year lang tayo mag-araro. Mag-araro. So, kasi nadidisturb yung microbes. Yes, microbes. Once a year lang tayo maglagay ng fertilization. So, yun po. Kaya sa amin, in normal condition, pag hinarvest namin sa umaga, bago kami umuwi ng hapon, tapos na. Planted na ho yan. Yun nga po, ang pangarap natin talaga, ito ay ano lang eh, to address lang ito ng garbage. Oo, grabe, so, no, yun lang, no? Yes, opo. So doon pa lang po, yung pag-care natin sa ating environment, okay na po yun eh, na itong mga duming ito, wag lang pumunta doon sa ilog, wag lang pumunta doon sa ating water table, okay na po tayo doon, yung ating benefits sa crops, kumbaga bonus na lang ho yun eh. So, but of course, na-utilize din natin siya. Oo. Si Oliver, dito pa si John. Grabe. Teka, sir, ha? Pa. Yan po, fresh po yan, sir buddy. Fresh yan. Baho. Fresh yan. Kagusto ha, makakuha ng video. Ayan, sige, babaho. Tiis viral. Tiis, ano eh. Gusto lang mag-viral eh. Ay, na-pera yan. Ito, i-develop namin ito kasi kailangan namin ng tubig, yung rainwater. So, kung mapipigilan lang po namin, sana siya wag lumabas eh. Ayan, kaya ayun, palalaliman namin yan. Oo, that's grabe, why si Ethel, bumili ng ano eh, bumili ng ano yung gabi na yan? Yung nakakain na gabi yan? Opo. Tsaka ano po yan, may imported from another provinces. Oo. Iyan ba yung San Fernando? Ito po, San Fernando. Po yung sa kabila, yung from Leyte, na malaki pong... Yung ano? Violet na malagkit siya. Oo. Yun. Galing sa Visca? Yes, apo. Ito po aming vermiculture. Okay, so dito tayo sa vermiculture. Apo. Kita nyo yung factory? Gaano kalaki? Yan, imagine mo yan, yung ganyan kalaki para lang i-manage yung waste ng farm. Di ba? Pag-manage lang ng waste ng farm. Malaking negosyo, oh. Sir, natutuwa ako dito sa farm. Sir, ang nakakatuwa dito sa farm. Yes. Yung mga naririnig mo na concepts naman, may iba-ibang ginagawa sa agriculture na madalas nakikita mo lang maliliit. Dito, biglang ginulat tayo, lahat malaki. Di ba? Yung pag-collect ng water, malaki. Paggawa ng fertilizer, malaki. Diba? Vermi, malaki. Lahat malaki. Yun nga po yung concept doon na pag mag-vermi ka ng ganito, kung yung tao may kaya naman pala mag
ganito, uh-oh, since na isa ang management, isa lang naman. So lahat po sir parang ganun eh, pag-alaga ng hayop, ganun din. Basta po, kung may capacity lang naman na i-maximize mo lahat. Mm-hmm. Kasi po, for example, nag-acquire tayo ng isang ganyang makina. Medyo may halaga po yan. So kung mag-process lang siya ng 5 tons a day. Kaysa 5 tons a day lang ano, yes, so, gagawin niya. Di si- might as well, yes, ano, half a million. Yes. So, pag ganyan po, actually hindi pa yan full capacity. Yung 2,000 namin per day, kumbaga siya, magpapahinga pa yan. So, ganyan po ang ano. At saka kung minsan, mayroong kagaya na lang po sa ano, sa Oriental Mindoro. Ang tubigan po dyan nasa almost 500,000 hectares. So, before, tinanong nila ako kung kaya ba namin i-support sila. For example, kung pumunta sila sa organic farming, rice farming, at 20 bags per hectare times 500,000. Kaya naman yun. Hindi po namin kaya. Hindi kaya yun. 10 million eh. 10 million bags eh. So, mukhang may hirapan pa ganito. Dapat holistic yung approach. Itong laking to, sobrang liit doon sa demand. Yes. Grabe. Hindi pa rin, hindi natin siya kaya na, na i-fertilized. So, doon man tayo, gradually, tingnan po natin. But po sa ngayon, ang isa po sa crop na nape-perfect na talaga po natin is corn. Corn. Yung rice, of course, nag-take off na yan. And then yung ating mga upland areas, vegetables. Ah, vegetables. Sa, okay, sa north. Ah, hanggang Baguio. Citrus. Citrus. Citrus farm. Maganda sa citrus, sir. Actually po, isa siya sa talagang beneficial sa kanya ito. Sa citrus farm. Nagsisupport tayo ng medyo malaki-laking ano doon. But ngayon, lately, na-discover namin na nag-trial kami yung magtatanim ako ng coconut. Pero sa farm, meron na mga around 50, no? Mga 50. Anong age ng yung malaki, malalaki na. Sige fruiting po, imagine mo na lang, i-assume mo na lang na 1 foot, 1 year. Ah. So basically, pag 20 foot na yan, 20 years old yan, plus or minus. Ilang taon coconut natin? Gaano siya kataas? Ilang feet? So, ganun po yon. Ako, Sir Bud, nag-try ano, ako. Sir? Mas mataas pa dyan sa dulo ng saba na yan? So, let's say mga 30, 40 years old na siya. Ha? Mga 40, mga ganun na po yan. Pero bakit ang dami pa rin bunga? So, ganito po yon. Ang nyug pala, baka po na-fertilize siya nung bata. Nung bata siya. Ang nyug pala, okay, tatanggapin yung fertilization. No, tatanggapin yung kahit anong fertilization, pero mas madali niyang i-take off yung fertilization niya kung mayroong asin. That's why yung ating authority, 'di ba, pag magbigay ng synthetic, may laging may asin lagi. Ako naman po ginawa ko siya dito sa atin. So, naglagay ako ng 1 kilo per 3 per yes, per 3. So, for location, 1/4 1/4, 1/4, apat na butas. 1/4, yes. Apat na butas, And then sinabayan ko siya ng 3 kilos na fertilizer natin. Sabay na, mix yun. Sabay na po yun. So, tinatiming ko lang yun sa ano. Kasi maganda talaga yung organic fertilization pag mayroong moisture. Ibig sabihin may ulan. May ulan. So, kailan ko siya ginawa? Month of May. Kasi yung onset ng rainy season. Tapos inulit ko siya ng, kasi sa nyog, makita mo yung twice lang, di ba? Yes. Twice ang fertilization. Pero ako, tinamad ako eh. Dinubli ko na. For 1 year na. Minsana na. Yes. Oho, dinubli ko na siya. So, nakita ko po siya after 8 months to 1 year talaga yung effect niyan eh. 20% increase nung fruit. Yes. The number of okay nut. Sige sir, tingnan na natin yung vermi bago tayo, ano, baka maubusan tayo ng ano. Ito po, nagpakain kami rito, AgriLink. A day before AgriLink, pinakain po namin to ng ating cow manure. So ngayon po ay, ano ngayon, 27? Halos process na to? Yes. Halos, actually harvestable na po to. I-harvest namin ito. So, ganun lang po siya. Before, nung ako nag-aaral ng ganito, medyo, nupatay ako rito, may sistema na. May existing dito eh. So,
So may hollow blocks, no, sidings. So tinanggal namin ang hollow blocks. Let the hollow blocks utilize natin sa construction kasi ang hollow blocks pang construction eh. Mm-hmm. Utilize natin yung ating old materials which is marami kaming sako. Mm-hmm. So ni-utilize namin siya as ang bed. Sako ba hanggang sa loob? Opo, naka talagang may bed. May bed po yan. Siya? Para madali siyang i-harvest. Igaganon mo lang. Yes, iganon lang po yan. So, ito po. So, tuloy-tuloy na po kami rito. Marami po ito hanggang hanggang doon po ito. So, ganun po kasimple. Walang tao rito. Kung may tao man rito. Ano nga dito, Ethel? So, hindi, ang usapan namin, tatlong bed lang, araw-araw. Mm. So, basically, siguro nag-spend lang siya rito ng 30 minutes. Tapos, alis na siya. Tapos bukas ulit, another 3. So hanggang maikot niya 1 week, madiligay. Kasi hindi naman kailangan talaga na araw-araw paliguan mo siya eh. So, parang ano lang po, proper utilization lang ng resources, human resource. So, kasi dito naman po ang trabaho nito, pagpapakain, pag-harvest lang eh. So, pang maintenance niyan, water, madali lang po. So, ganyan lang po ang aming practice ng aming vermiculture. So, but lahat ito 100% from the cow's manure. Grabe. Grabe. But sir, ito po, ano to? Pagdating ng, ano ba ngayon? November na, ano eh, malapit ang November eh. December, January, medyo kakalma na yung rainfall dito. That's why yung lahat ng lagayan namin. Mapupuno na lahat yan. Nagpupuno na kami. Kasi pagdating ng summer, pambalaho namin yan. So, ganyan po kami rito. Lahat ng may utilized. Utilize natin kasi lahat naman po yan ay libre. Oo. Ganun po kami rito. So yung pag nagtanim ako ng coconut, yes, na seedling, initial, fertilize ko na kagad yan? Ako kung ako po, ganun ako. Ako po... Sa ano, pabaon mo? Yes, paupo. Basal mo? Yes po. And then by doing organic fertilization, alam naman po ng lahat na pag organic fertilizer ang ginawa natin, yung water holding capacity is 7 times. Okay. Kung nagbigay tayo ng 1 kilo sa kanya, nag-water stock yun ng 7 kilos din. So yun po yun ang pangbala ng ating halaman during dry season. Opo. So ngayon, so tinatansya ko rin yung size ng halaman. Kung malaki na siya, hindi gawin ko 2 kilo. Para 14 kilos yung aking retention ng water. So bahala na po yung ano, yung underground army mag-process ng aking fertilizer. Mm-hmm. So ako po, pag ako nagbibigay ng ano sa kanila, so of course minsan may planta ako ng organic. Kahit anong organic pwede naman eh. Mm-hmm. Pero at the end of the day, malamang sa malamang magkikita tayo. Kasi tayo po yung medyo ng presyo. Ang itong water na to, waste to? Yung rainwater dumaan dito sa planta. So basically, may maraming nutrients yan. May nutrients yan. So, yun ang pinakamabisang ilagay sa ano, sa crops. Oo. Opo. Pero ginagamit namin sa paghalo ng ating ano, organic. Ah, yan ang panghalo. Yes, kasi kailangan din natin ng water eh. Mm-hmm. Oh, magsara tayo kasi fresh apo yung manure. Then, kayo doon lang. Sa office tayo. Para holistic ng approach. Wala si Kevin, ano? Andiyan naman si Anthony. Sige pa. Thank you so much. Ha? Oh! Bukas naman ang pambo. CCTV. Hindi naman nakapit. Kasi dito ako. Asi? Akin na siya. Asi naman nakapit, ikaw? Okay. Doon tayo magpa-pick up sa ano. Tulog na daw si sir. Oo nga po. So ito na yung sample ng corn. Yes. Na 1 year. 1 year na to na hindi na fertilizer? Yes. Oo, kasi nga yearly supposedly yung fertilization lang. So, ganyan po siya. So, talaga pong kalaban niya tubig. Ito ka, hindi ko siya akalain na ganyan siya eh. Gawa ng ilang bagyo yung dumaan. Alas lubog. Punta tayo sa kabilang area na during... Rolling hills ba of corn ang pupunta natin, sir? Opo, medyo rolling po siya. Talaga lahat dito malaki. So ito po sabay tinanim pero ano? Ito. Opo. Ito. Andun yung mga ito yung mga machine niyo, sir. Dito tayo. Tapos dito na rin tayo mag parang demo. Pasok naman dito, matigas naman ho siya eh. Mm.
4x4 ba to? Itong atin, ha? Yung sa'yo? Opo. Naku, hindi kami 4x4. Basta ko na lang. Po ito? Kasi lang ito lang medyo malalim. Hindi, hanggang dito lang po sila sa ano. Okay na. Ito pong sa kaliwa natin, ito pong a day before AgriLink. Ito po 200 na po to. Ito? O, 200 bags yan. Yung po talaga yung na-recommenda namin. Ito yung nalagyan ng ano, 200 bags. Wala na pong chemical fertilizer yan. Wala po siya. So dito sa Pilipinas, meron din naman mga fully mechanized. Kaya sumunod si Oliver dito. Sige, pagkatapos mo dito kasi Oliver, tapos si Leo. Yung mga private sector na medyo, dandan lang. May resources talaga rin. Na-realize din nila, that's the only way na para maging competitive yung farming business nila. Kasi nga, yung problem na ngayon talaga is yung pagkatapos ni Anton, ikaw sumunod tapos si Leo. Ano lang to, isang pasada lang, kabaga lang. Ano sir? Okay na po tayo. Okay. So sa ngayon po ang gagawin natin, for example may raw land tayo, ganito po kami mag-fertilize ng aming organic. So assuming na ito po ay actually ready for planting na ito, so i-demo lang po natin kung paano kami mag-fertilize. Okay na po. So, i-fertilize natin siya ngayon. Ito po ang pang medyo malakihan. Ayun. So, ba't yun po mga 5 hektarya, 10 hektarya? Ganyan po talaga dapat ang approach. So, yan po, pag i-fertilize mo yan ng manumang, no? Mga 5 tao maghapon. Oo. But paganyan eh. Equally distributed naman to, sir. Opo. Actually po, yung fertilizer kahit na may pagitan siya na kahit isang metro, pag dinaanan siya ng harrow. Magkano naman yes, kasi. Yes, incorporate po yan. So, ito po ay basal fertilization. So, how do we compute na papasok sa hectarea? For example, may suka tayo ng land. And then, yan po, 9 tons yun eh. So, 9 times 20, basically, mga ganun po siya karami. Yung isang load ng ating manure spreader. Tapos, susundan po siya ng ating harrow. Or, minsan, ang ginagamit namin is rotavator. Pagkatapos po masundan niya, pwede na po tamna niya. So, ito na po yun, ang results. Ito na ganito yan. Basically, 24 days old siya. 24 days? Yeah. Oh, pantay-pantay yung... Okay. Lapit tayo konti doon, sir. So, sinundan niya ng... Yes. Ano yung pinangsunod niya? Harrow. Ano? Punta tayo doon. Para makita siya. Tapos ito naman, sir. Yan na pong planter. Ito na yung planter. Yes. Dito tayo. So, talaga From zero. From zero. Tatlong makina. Una, may fertilizer, di-distribute niya. Pangalawa, i-incorporate niya sa lupa. Yung rotavator. Yes, rotavator or this harrow. Harrow, And then, planter. Planter. Yung planter naman po, siya yung tawag yun ay almost 4-in-1 eh. Kasi siya na po yung magtutudling. Gagawa ng tudling. So, siya na pagtatanim, siya na magtatabon. Sir Buddy, ang tawag po dito ay 4 rows. Okay. Pneumatic corn planter. Ibig sabihin po, pinapatakbo siya ng hangin. So ito po precise, isa-isa lang pong laglag niyan at a certain distance na set na po namin 'yan. So, yan po, hanggang sa dulo siya. Ang labas po niyan ganito siya. Pantay-pantay talaga ho 'yan, straight line. And then precise, isa-isa lang talaga. Isa-isa lang po talaga ang laglag niyan. So, start po tayo. Sige pa. Mabagal lang. So, sineset lang po niya yung tamang pressure. So, to check.
nalaglag na po. So okay na po yan. Ayan na. Actually, mabagal pa pong settings na yan. Mabagal pa po yan. So, speed niyan actually times 4 pa niyan eh. Mm-hmm. So, sa isang hektarya po, matatam na namin 30 minutes. Isang hektarya. So, isang hektarya din po ito, 30 minutes ang spreading ng manure. Oh. So, kung sunod-sunod po sila, after 1 hour, yung isang hektarya po, planted po talaga yan. Grabe. So, ganun po siya ka... kabilis. Saka precise. So pag ganyan po, tama yung lalim. Hindi po siya uneven yung lalim. May mababaw, may malalim. Pag mano-mano, ito po, tama po yan. Nakaset niya ng tamang lalim, tamang distance. And then, of course, buwaghag yung ating soil. So talaga po ang germination rate niyan, medyo maganda po talaga. So ito po, kung iset mo ako ng, babalikan mo ako ng after, let's say, 10 days. Oo. Yan. Naka-germinate na. Isang tangkal na yan. Mga 1 minute. Pero itabi mo yung panabanda siya rito. One hour, one hectare. Mabagal na po yun. Mabagal yun. Mabagal po yun. Kaya po basta flat and then square. Mm-mm. 20 minutes. Grabe. Kasi po sa square na lupa, 120 lines lang naman po yun eh. So sa isang round trip po niya ay 5 minutes. So every 5 minutes yan, makapag-araro siya ng 8, makapagtanim siya ng 8 lines. So 120 over 8, 8 balik. Tapos na. Tapos na po yan. So 8 balik, ganun po siya kabilis. Ganun din po dito yung ano, pag nag-spray tayo ng herbicide or insecticide, ganun din po. So meron tayong boom na 17 meters. So 2 balik, halos kalating hektarya niya, 4 na balik, tapos na rin na siya. Ganun din po ang ating harvester. Yun naman ang rate ng ating harvester yung kanina, yung nakita natin. So siguro po yun ang isang hektarya nun, aanihin nun ng mga 2 oras. So pag magsimula kami ng 7 ng umaga, by 10 o'clock, tapos na kami, land prep kami, pag uwi namin sa hapon, planted na ho yan. Grabe. Yes. So actually, maliban po sa speed at saka sa precision na isa-isa lang talaga ang laglag nito, ang kinagandahan po talaga nito yung timing. So for example, mamayang gabi may rainfall. So ngayon, nakapagtanim na tayo, di sakto po talaga tayo. And then plus, ang sa mais kasi, siya ito yung type ng crops na nagre-required ng lalim. Mm-hmm. Ng pag, tamang lalim. Yes, tamang lalim. Hindi siya masyadong mababaw, hindi siya masyadong malalim. Mm-hmm. Kasi pag mababaw siya, may tendency na pag-umulan, lalabas siya. Or pag malalim naman, may tendency na matatabunan siya ng malalim, hindi siya maka-germinate, makalabas siya. So, yan po. So, medyo proper timing lang siya. Kaya po, sa mechanization talaga, mas maganda yung time. So, ito po yung results. Ito, tingnan natin. Ganyan po dyan. Ito po, October 3. Mm-hmm. Tinanim po ito. Yan. So ito po from ano ito? From sugar cane field. So nung tingnan mo. Yes. Oh, ito, precise yung ano, yes, yung line. Yung linya, ganun po 'yan. Ridge siya, ganun din po siya ganun. So inassume ko na po ito na ang pH nito is medyo mababa na. So nilagyan po natin ito ng 200 bags per hectare. Ito na pong fertilization rate natin. And then since na hindi tayo nakapag-time ng June, ngayon ay October na. So ang outlook nito is isa pa by January or December last week.
So makapagtanim pa tayo ng isa but without basal fertilization. Wala na. Oh. Wala na po yan. Imagine yung, mo, kaya nyo mag-harvest. Yes. Within the day. Yes. Within that day, nakatanim ka na ulit ng panibago. Opo. And then, kinagabihan, wow, pag may rainfall, nabukasan po yun. Talagang okay po talaga. Naka, so alam mo na yung ano yung rainfall. Yes, may meron na tayong forecast. Forecast. Sa ating weather bureau or sa ating cellphone. Mm-hmm. Yun po yun. So, importante po minsan ang timing. Pag ganito po, how to address the weed. Ito po, pag ganyan po, hindi na po namin yung pinapansin yung damo. Mm-hmm. Since na advance po ang ating crops, hindi na yung makakahabol. Hindi na makakahabol. Hindi na makakahabol yan. So, okay na po yan, ganyang field. Ano yung management nyo doon sa maliit pa siya? Kasi baka yun pwede siyang i-overgrow ng, ano, okay, ng weeds. Timing po. So, yung weeds at ang ating crops, almost the same yan. The same yan ang germination nila. Mm. So like po example dito ngayon, ginalo natin ang lupa, the same time, tinamnan natin. Mm. So after 3 days, mag-germinate sila. Mas faster ang germination nito eh. Mm. Mas mabilis siya eh. So ma-overgrow niya yung seeds, not the way around. Pero po kung ito ay ginalo natin ang lupa, and then after 3 days tayo nakapagtanim, so nauna na po, nag-germinate na yung weeds. Saka tayo nahuli tayo ng 3 days. So, timing pa rin po. Ang timing, kailan unahan mo siya? Yes. Or, sabay kayo at the same time magtanim. So, ito po, sabay ito. Sabay ito. So, ganyan po yung situation niya. So, at 20 plus days, ganyan po siya. So, talagang ano yung mechanization. Gaano ka-importante yung mechanization sa inyo? Gaano kalaki yung efficiency na ina-contribute sa production ninyo? Okay. I should say siguro mga 40 to 50% ang land preparation. Of course, with the help of our mechanization. Mm. Plus, consider din po natin yung seeds at saka po fertilization natin. Mm. So, kung mag-i-aim tayo ng magandang harvest, magandang yield, yun po talaga ang tutukan natin. Land preparation, hindi natin mailand prep ng husay ho yan without proper machineries at saka proper implements. Mm-hmm. Kasi minsan mayroon tayong tractor, hindi match yung ating implement. No? So minsan doon po medyo may konting lal or medyo may hiwalay ng konti. Mm-hmm. Plus, pansin po natin, pag properly land prep siya, makita po natin sa crops eh, pantay-pantay sila. Ang ibig sabihin yung ilalim po niyan ay medyo okay ho talaga siya. Pantay-pantay tayo. Maliban po ito sa mga ito. Ito kasi po, dinaanan ng bagyo. Ng bagyo po ito. At saka po, yun lang po yung reason niyan. Oo. Oh. So kung hindi na dinaanan ng bagyo yan, perfect lahat yan. Perfect lahat yan. Ito po, medyo perfect na ito na, I should say, mataas po, high yield ito. Mm-hmm. Pag lumusot, pag sinwerte tayo na mamunga ito, ganun po siya kalatataba ito. Ayun kasi nauna ito ng one week eh. Tapos ito sir yung kinukwento mo kanina na green pa yung halaman. Yes. Pero matured na yung corn. Yeah. So pwede yung bunga maging feeds. Yes. Itong halaman maging silage. Yes. Yung kanyang stalk, yung stovers niya, mm-mm, pwede pa rin sa sa ating mga alagang baka o kambing or ruminants. Uh-oh. Kasi po hindi pa siya talagang brown na brown. Uh-oh. Yung pong observation ko pag gumagamit tayo ng organic fertilizer. Mm-hmm. And then plus, yun nga sabi ko kanina, pag siya atin na land prep, nalagyan natin ng organic fertilizer, yung kanyang water holding capacity. Ngayon lang po hindi natin siya makita gawa ng tag-ulan. Uh-oh. Pero po kapag walang rainfall, so matagal talaga siya mag-wilt. No? So meron talaga siyang 1 week or 2 weeks talaga na deposito ng water sa ilalim. Mm-hmm. So kung hindi ka organic farming dito sa corn, hindi mo ma-achieve yun, yung dalawa ma-harvest mo. The corn for the yung kernel for feeds, yes, and the silage for the plant. Siguro pa ma-achieve din naman natin siya, but yung ating silage, siguro masyadong dry na. Masyadong dry na, at saka at the same time, yung texture. Texture. But ako naman po, so confident po ako na by doing organic fertilization, yung nutrients na na-retain doon sa grains for the feeds, at saka yung nutrients na na-retain sa stalk, at saka sa stovers na ibinigay ko sa
ating ruminants. Oo. So, yun po siya. So, yung dinidiscuss natin kanina from dun sa beginning ng discussion natin na okay, meron kang magandang baka, meron kang magandang genetics, malalaki yan, maganda yung magiging result niya, pero kailangan mo siyang i-complement ng tamang nutrition. Yes. Ito ngayon ang sinosolve nila. Ibibigay nila yung tamang nutrition dahil nakapagtanim sila ng maganda, dahil gumagamit sila ng magandang organic fertilizer na nanggaling din mismo sa farm. Yes. Nila mismo. Umiikot-ikot lang. And through the aid of mechanization, lahat mabilis. Yes. So, yung baka na yun, suppose, yun yung end na magkukonsume nito eh. Yes. Hindi ito yung produkto. Yung baka talaga ang nagbe-benefit dahil maganda yung ano, yung pag-grow ng halaman. Ng halaman. Oh. Ang galing, sir. Again, ano, na sobrang alam mo yun, na nakaka-excite din. Masaya kasi ano, yung bihira yung ganito, sir. Bihira kang makakita talaga ng ganito ka-efficient na farming. Yung planning, yung holistic tiningnan yung buo. Opo. Para pa talagang makita yung ano, yung maka-achieve ka ng magandang result. Sir Edgar, closing tayo. Ano, yes, po yung message niyo sa audience natin na nakakapanood na hindi lang sa cattle, pati doon sa corn production at saka yung mga gagamit ng organic fertilizer? Okay, ang mensahe ko po sa aking kapwang magsasaka, huwag tayo mapanghinaan ng loob kasi sa mga nangyayari sa atin na mataas yung ating, ika nga, yung kanya ating farming inputs. So huwag tayong tumigil sa pagbubungkal ng lupa. Marami pong alternatibong pamamaraan. Kagaya po kung mataas na ang presyo ng ating chemical fertilization, meron pong alternatibong pamamaraan. Ngayon po sa technique, sa kung paano namin, kung kayo po ay medyo napaibig sa aming pag-land prep o management, open po kami magturo, i-share namin lahat ng technologies, techniques namin sa aming pagka-farm. And then, yun niya po, kasi pag tayo tumigil sa pagtatanim, walang kakainin ang ating mga alaga, wala tayong kakainin. Yung future po ng ating mamamayan, nasa kamay po ng mga magsasaka. Ika nga, sabi nila na every family needs a farmer. Yun lang po. Ayan. Sir Edgar, thank you so much. Thank you. I hope na masusundan ito kasi marami pa kaming gustong makita. Apo. Gusto namin makita yung mag-harvest. Gusto kong makita yung mag-harvest ka ngayon, umaga, mamayang hapon, natamnan yung 1 hectare. So, bigyan mo ako ng within 10 days, pag umandang panahon, meron tayo. Crops na ganun. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.